Magandang araw na naman po sa inyong lahat. Ito na naman po si Mr. Strange at isa na namang linggo ang lumipas. Pinabati ko lang po muna yung mga ninong at ninang ng channel na ito. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at maraming pong salamat sa inyong continuous support sa channel na ito. Announcement lang po, yung t-shirt design malapit na pong matapos. Medyo pinag-iisipan pa lang po ng mabuti. Kung gusto niyo pong makita yung design, nasa Patreon page po ng Spookify. Sa mga bago pong subscribers, napapansin ko po dumadami na yung subscribers natin. Malapit na po tayo mag 10,000. At sa mga bago dito sa channel na to, nood lang kayo ng mga lumang videos para makita nyo kung paano nag-progress yung mga videos namin dito sa Spookify Pinoy. At marami talagang magagandang stories doon. At bago natin simulan ng ating kwento, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magkakaroon ng parang bunutan para sa t-shirt giveaways for the 10,000. And gusto ko po sana marami sa inyo ang mabigyan. Pero obviously, hindi ko naman kayang bigyan lahat. Well, nakaisip ako ng paraan para mas dumami pang mabigyan ng t-shirt. Initially, I thought 4. Pero pag gumana tong naisip kong to, baka mapadami pa natin. Depende po sa inyo ito kung makaipon tayo ng pera. So ganito po yon. Kung narinig nyo na po ba yung coins.ph na application, yun po ay parang virtual wallet na pwede kayo mag-load, pwede kayo magbayad ng bill. Tapos, para maglagay kayo ng pera dun, pupunta ka lang sa 7-Eleven and so on. Basta andun na po lahat. Napakadali po gamitin. Nung in-install ko po to, actually nagamit ko na siya ilang beses na. Napaka-useful po talaga. Hindi po ako magre-recommend ng something na hindi ko po ginagamit. So anyway, mayroon po silang promo dun na pag ginamit nyo yung code ko, is magkakaroon kayo ng 50 pesos pag nag-install kayo ng coins.ph at nag-verify kayo. At magkakaroon din ako ng 50 pesos. So win-win, di ba? Ngayon, kung marami po ang mag-install gamit yung code ko, o parang referral ba, makakaipon tayo ng mas malaking budget para sa t-shirts. At ang isa po sa mga bibigyan ko, pipili po ako dun sa mga referral dun sa coins.ph. Okay po? So, nasa description po yung code ko para install nyo yung coins.ph. And then magkakaroon kayo ng 50 pesos sa inyo. Magkakaroon din ako ng 50 pesos para ipambili pa natin ng t-shirt. At marami tayong giveaway. Ngayon po, kailangan nyo lang po talaga mag-verify. Ando na po yung instruction. Napakadali lang po ng verification process. At sa mga OFW or kung kanino man, kung kailangan nyo magpadala ng pera, napakadali na pong proseso. Simulan na po natin ang ating shoutout! Kay Paul PH, Justin Ramos, Kyle Lawrence Descalar, Kim Miralde, Claire T, Sean Solis, kay Hanisel Olliarte, sa mami niyang si Roxana, at ang husband ni Hani na si Ben. Salamat sa laging pakikinig. Kay Lover Squad, kay Joshy Boy Vlogs at mga magulang at sa bunsong kapatid na laging nakikinig dito sa channel. Kay Lilibet Daluwata at sa anak na si Janelle at Jasmine, magandang araw sa inyo. Vicky, mahal ka daw ni Goldfay, Francesca Alvarez, sa atin ni Kenyon Labanes na nasa Taiwan, mahal na mahal ka daw niya. Nagpapa-shoutout si K-Font Copy para kay Paula. Nakikinig daw sila for several months now. And nakikinig daw po yung buong pamilya nila. Nakikipa-shoutout na rin sa mga dati niyang ka-office mate na sina Annalyn at Anna May. They are also followers, so shoutout po sa inyo. Galing naman kay Anywhere Cyberich. Happy-happy daw siya at na-discover ang channel na to. Pa-shoutout daw kahit daw sa boyfriend niya, kinikwento niya. Kahit daw hindi mahilig sa gantong story yung boyfriend niya. Pa-shoutout din daw sa Zoo Family Group Chat. Mga OFW daw silang lahat sa Saudi. Shoutout daw kay Zebra, Dinosaur, Penguin, Elepanti, Tarsier, Oso, Hamster, Cheetah, Bubuyog at sa boyfriend na si Tutubi. At sa lahat din ng animal. Ang dami daw kasi. From Kabayo. Marami pong salamat sa pagsubaybay at sa pagtangkilik ng channel na to. Galing naman kay Kill R, shoutout naman kay Elaine C. Ramos na nasa Japan, Misawa, Airbase. Lahat po ng video niya ay napapanood nila. We just keep waiting for your upload every day. Thank you, have a nice day. Maraming salamat po. Pa-shoutout din si Ian Eugene Carsula, nagpapa-shoutout sa anak niyang si George Ann. Nakasama niya every time na nanonood ng videos na to. At hindi na nakakatulog sa gabi. Nako, so, marami pong salamat, sir. At dun po nagtatapos ang ating shoutout! Sa t-shirts po, I suggest install the coins.ph app.
Magagamit niyo po talaga. Ilang beses ko na nagamit. Medyo nagkaroon na ako ng business sa office dahil nagpapaload ako sa mga tao doon. Anyway, just install the app and put the code that's in the description para marami tayong mabigyan ng t-shirt. Yung design po nasa Patreon page. Maraming salamat po. And intro! Kumusta ulit mga Spookify? Simulan na natin kagad ang kwento. Tinanong ko kina Nurse Mitch kung saan may malaking puno. Doon sa bagong paggawa ng ulingan. May malaking puno doon. Doon kasi tumutulong si ate. Sa pinsan namin yung ulingan na yun. Sagot ng dalagitang kapatid ni Nurse Mitch. Maaari nyo ba kaming samahan doon? May gagawin ako. Pakikiusap ko sa kanila. At tumango naman sina Nurse Mitch. Bago kami umalis para pumunta sa may malaking puno, itinali ko muna yung green kumpanyo sa pulso ng pasyente. Huwag nitong tatanggalin hanggat hindi ako nakakabalik. Protection to para hindi ka punta ng masamang engkanto dito. Bilin ko sa atin ni Nurse Mitch. At dahil dito nakapagsalita, umuungol lang ito. Mag-iingat kayo doon ha. Bumalik kayo kagad kapag naalanganin kayo. Pag-aalala ng ama ni Nurse Mitch. Hindi namin dala ni Buddy ang mga X7 namin kaya wala kaming pang-protection. Buti si Buddy, suot niya yung kwintas niya. Matatawag kong lakas ng loob at higpit sa pananalig sa Diyos at pagtawag sa aming tagapagbantay ang inaasahan ko. Habang naglalakad kami papunta sa paggawa ng uling, nakaramdam na ako ng panganib. May parang may mangyayari sa amin o sa akin na masama. Pero nawawala ako sa concentration dahil ang ingay ni Buddy nakikipagkwentuhan na nakikipagbiruan. Okay ka lang ba, Superman? Natatakot ka ba sa gagawin mo? Balik na lang tayo. Sabi ni Nurse Mitch sa akin. Napansin kasi siya na malalim ako nag-iisip. Tinatawag kong matandang ermitanyo pero hindi ko ito nararamdaman. Bayaw, nagugutom ka lang. Nurse, magpas na ka naman kasi. Gutom lang yan si Bayaw. Imposible matakot yan. Malamang, siya pa katatakutan. Makikita nyo. Diba Bayaw? Sabi ni Buddy. Nasinisiko pa ako. At may ibinulong ito. Kung kinakabahan ka Bayaw, dahil yan siguro sa anong oras tayo makakauwi. Lagot tayo kay ate at Carla nito. Mas lalo akong kinabahan sa sinabi ni Buddy. Kasi ang paalam namin, bibili ng ready-made na pintuan lang. Tapos ang tagal namin makauwi. Snack muna tayo. May tindahan naman dyan. Itong si Superman, nahihiya pa magsabi, nagugutom lang pala. Paniwala talaga si Nurse Mitch sa sinabi ni Buddy na nagugutom daw ako. Hindi nila alam na matindi ang panganib na mangyayari. Nakakakita na ako ng dugo sa aking isip. Magkakagulo na sa paligid. Hindi ko maklaro kung sino o ano yun. Basta magulo. At may mga dugo. Huminto muna kami sa nadaanan naming tindahan at nilibre kami ni Nurse Mitch ng coke at bibingka. Sila kwentuhan pa rin. Ako tahimik pa rin. Kinakausap ako ni Nurse Mitch at pag natatawa siya kay Buddy, ako pa ang hinahampas niya. Matapos nun, nagpatuloy kami. Habang palapit na kami sa paggawaan ng ulingan, nararamdaman ko ng matinding lakas na nagdudulot ng kababalagan. Kung saktong pagkalapit na namin, nakita ko malaking puno ng talisay at sa tabi nito ay ang mayabong na malaking puno ng kawayan. Ilang distansya lang yung paggawaan na ng uling na mapapansin mo ang mga nyog na nasa loob ng mga sako sa paligid. Dumistansya na kayo, Nurse Mitch. Buddy, bantayan mo sila. Pinapalayo ko na sila kasi unti-unti nang lumalakas ang kapangyarihan ng mga engkanto. Bayaw, umiinit yung kwintas ko. Sigaw ni Buddy habang pinapalayo na niya si Nurse Mitch. Lumapit na ako sa malaking puno ng talisay at inilagay ko ang palad sa katawan nito at lumuhod ako at isang palad ko ay nasa lupa. Yumuko ako at nagdasal. Nakiusap akong patawarin na nila yung kapatid ni Nurse Mitch pero biglang lumakas ang hangin. At sa sobrang lakas, parang lilip pa rin ako. Kaya napayakap na ako sa puno. Ang lakas! Nakakapagtaka lang. Sa area lang na yun. Pero sa kinaroroonan ni Buddy at Nurse Mitch, hindi naman. Kitang-kita nila ang nangyayari. Nung huminto ang malakas na hangin, naramdaman ko na may nilalang sa likuran ko. Paglingon ko, nagulat ako sa kakaibang itsura. Hugis oblong ang muka. May patulis na tenga. At yung mga mata niya ay nasa gilid, parang sa manok, magkabilaan. Yung bibig at ngipin niya parang sa penguin. Kakaibang engkanto ito, iba sa lahat ng engkantong nakaharap ko.
Halatang salbahi ito. Hindi ito nagsasalita pero kaya niyang ipaabot ang mensahe niya sa pamamagitan ng isip lang. At ang mensahe niyon ay hindi niya papatawarin ang babae dahil sa paglapastangan nito sa kanila. Dinuraan daw sila at sinipa-sipa ang puno na pinamamahayan nila. Bago pa man ako magtanong kung bakit ginawa ng babae yun, bigla na silang dumami. Nagsilabasan sila sa iba't ibang bahagi ng puno. May umakit na napakabilis, may tumalon pa ibaba sa lupa galing sa pinakamataas na bahagi ng puno. Kaya naramdaman ko na yung kaba. Wala akong kapangyarihan, tao lang din ako eh. Hiniling ko sa matandang ermitanyo na magparamdam na siya. Pero bakit hindi niya ako pinagbibigyan? Patindi ng patindi ang kaba ko sa dibdib. Nagpaabot ulit ng mensahe ang leader yata yun ng mga engkanto na huwag na daw akong makialam sa kanila. At pinapatanggal nila ang proteksyon na binigay ko sa kapatid ni Nurse Mitch. Dahil ako daw mismo ang kukunin nila. Binalaan na nila ako. Naramdaman ko na lang na may tumulak sa akin at tumilapon ako sa may puno ng mga kawayan na may bulonsiri. Mga tinik ng kawayan yun. At pumulupot ang mga tinik na yun sa buo kong katawan. Nagkasugat-sugat ako sa katawan at sa mukha. Nakaramdam ako ng sakit at abdi. Hindi na ako makasigaw ng tulong. At tuluyan ako nawala ng malay. Nagising ako na nasa ospital. Nakadextrose at pinapalibutan ako ni na partner. Tina, Erwin, Moy at Mama. Asan si Buddy? Unang naitanong ko. Ano ba kasing nangyari sa inyo? Bakit ka nagkaganyan? Saan kayo galing? Akala ko ba'y may bibilin lang kayo? Pinapagalitan ako ni partner. Pero di ko dinibdib yun. Kahit maabdi ang mga sugat ko at masakit ang sugat ko sa mukha, mas inaalala kong bayaw ko na si Buddy. Andun si Buddy sa labas ini-interview ni Carla. Ano ba kasi nangyari? Si Buddy hindi nagsasalita, natulala. Duguan din man siya ng dugo mo dahil siya nagdala sa'yo dito. Sabi ni Mama sa akin. Iniwasan kong sagutin ang mga tanong nila. Brad, saan mo nakuha yung mga sugat mo? Grabe ang dami mong sugat, para kang nilatigo ng nilatigo. Hiwa-hiwa yung mga balat mo. Tanong ni Moy sa akin. Nahalatang nahihiwagaan na sa nangyayari. Iiwi niyo ako. Ayoko dito. Sabi ko sa kanila. Hindi pwede. Aabunuhan ka pa ng dugo. Maraming dugo na wala sa'yo. Ito yung damit mo, basang-basa ng dugo mo. Pagpapakita ni partner sa suit ko na nasa loob ng cellophane. Gabi na pala nung ako'y magising kaya... Sa gitna ng mga pagtatanong nila, biglang pumasok si Nurse Mitch, naka-uniform na ito. Kumusta ka na? Humingi ako ng tawad dahil sa nangyari. Hindi ko naman inaasa na magkakaganito siya. Naiiyak sa pagkasabi ni Nurse Mitch. Nagtataka at naguguluhan na yung iba, pero si partner, hindi na nagtanong. At sinugod niya si Nurse Mitch, nasampal niya ito ng napakalakas. Ewan ko ba bigla bumalik yung lakas ko at tinanggal ko ang dextrose ko sa kamay at bumangon ako para pigilan si partner kasi hinahayaan nila ang dalawa. Hindi lumalaban si Nurse Mitch pero si partner parang gutom na gutom at gusto talagang durugin ng nurse. Niyakap ko si partner at pinakiusapan ko na tigilan na at nagulat sila dahil nawala yung mga sugat ko sa katawan. Pinalabas ni Erwin si Nurse Mitch at dahil natulala sila sa nakita nila, bigla ako nagdasal at hinipan ang paligid. Hindi sila nagtanong at nagpa siya kaming umuwi. Habang papalabas kami, nakita ko sa salamin na dinadaanan namin, hindi ako yung refleksyon ko. Ang nakita ko ay ang maestro, ang matandang ermitanyo. Kaya pala kakaiba na ang nararamdaman ko na wala ang sakit at abdi. Si Nurse Mitch, hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko na kasi siya nakita. Pagkabukas nun, parang wala nangyari. Maayos lang lahat. Si Buddy, loko-loko pa rin. Akalain mong habang pinagpapatuloy namin ang pagtatrabaho sa bahay niya ay sinasabayan rin namin ito ng inuman. Marahil nakapagtataka ang nangyari, diba? Dininig rin ako ni Maestro. Ayaw niya nang may magkagulo. Sinubukan niya lang ako. Pinigilan sa mangyayari sa pamamagitan ng pagpapakita sa isip. Pero tinuloy ko pa rin kahit alam kong mapapahamak na ako. Kung tatanungin niyo ako bakit parang nawala sa isip nila partner ang mga nangyari, siyempre, inasahan na ni Maestro ang ganung eksena.
bago pa man lumala ang gulo, kaya pinakita na niya sa akin habang maaga pa. Hindi ko alam kung anong ginawa ni maestro sa pag-iisip nila. Kaya nung araw na yon, nagpatuloy kami sa pag-iinuman. Habang nagtatrabaho si Bay si Buddy, umalis ako para kumuha ng sanga ng tuba-tuba. Naalala niyo ba nung may engkanto kami na encounter ni Buddy sa puno ng mangga? Yung batang pinarosahan niya. Ganun ang ginawa ko. Nagritual ako sa bukid, dala yung sanga ng tuba-tuba, at pinuntahan ko ang puno ng mangga na may naninirahan na engkanto. Pinalabas ko siya sa tirahan niya. Hindi para kalabanin, kundi alamin ang information tungkol sa ibang uri ng engkantong yun. Dahil na rin sa takot sa akin yung engkanto na yun, may mga sinabi siya sa akin ng mga kahinaan ng ibang engkanto. Gusto ko lang klaruin, mga mahal kong readers, na hindi ako nakipagkaibigan sa engkanto at mas lalong wala akong ginawang kasunduan. Takot lang talaga siya sa tuwing makakaharap na niya ako. Lumusob ako kina Nurse Mitch kaagad na nag-iisa. Iniwan ko si Buddy na nagiinuman doon sa hindi pa tapos na bahay niya. Pagdating ko kina Nurse Mitch, nagulat siya sa pagdating ko, pati na rin ang papa niya. Tiningnan ko yung ate ni Nurse Mitch at unti-unti nang lumiliit ang dila nito. At kinuha ko ang panyo ko sa may pulso niya na itinali ko kahapon. Binigay ko ang dala kong sanga ng tuba-tuba at binilin kong lagi lang ito ilagay sa gilid ng pasyente. Babalikan ko yung puno, alam ko ng kainahan ng pinunong engkanto, sabi ko kay Nurse Mitch. At gusto niya daw akong samahan. Kahit sinabi kong huwag na, makulit ito, sumama talaga siya. Kaya inayaan ko na lang. Pagdating namin dun sa malaking puno ng talisay, pinadistansya ko na si Nurse Mitch. At sinimulan kong sipain ang puno nila, hanggang sa nabulabog ko ang pananahimik nila. Lumabas yung pinuno nilang engkanto at mabilis itong umatake sa akin. Hawak ko ang panyo ko, kaya nung mahawakan niya ako, nangitian ko lang siya. Balak niyang hipan ng hangin ang mukha ko, pero nasangga ko ito ng panyo ko. Kaya inilapat ko ang panyo sa mukha niya, sabay sa bunot sa balahibo niya sa dibdib. Hawak-hawak ko ng balahibo ng engkanto, napakalambot at sobrang nipis nito. Ito ang gagawin kong panlaban sa kanya. Habang hawak ko kasi ito, nagsitaguan yung mga kasama niya mga engkanto at yung pinuno nila lumuluhod at nagmamakaawa. Bitawan ko daw ang balahibo niya. Patawarin mo at lubayan mo na ang babaeng pinapahirapan mo, kundi ilalagay ko itong balahibo mo sa malaking cross sa sementeryo. Napapatungan ko ng bungo ng tao. Napasuko ko ang pinuno ng mga engkanto at nangakong pagagalingin ang biktima niya. Basta wag ko lang daw dalhin yung balahibo niya. Ang mga engkanto ay marunong tumupad sa usapan o kasunduan kahit mabuti o masamaman. Kaya ibinigay ko ulit sa kanyang balahibo niya at dali-dali itong umakyat ng puno at naglaho. Nagpasya na akong umuwi kami kagad ni Nurse Mitch. Habang pauwi kami, ang dami niyang tanong at ang nakakapaninig daw na balahibong nakita niya ay nung parang may umawak daw sa akin pero di niya makita. Sinabi kong ilihim niya ang nakita niya tungkol sa kanina at tungkol sa akin. At ipinapangako rin niya na wala siyang pagsasabihan nito. Pagdating namin sa bahay nila, tila may milagro nangyari. Maayos at nakakapagsalita ng ate ni Nurse Mitch. At nagpasalamat sila sa akin, lalo na ang ama nila. Magkano ba ibabayad namin sa iyo? Tanong ng ama nila na tuwan-tuwa. Ah, huwag na po. Hindi ko po pinagpapalit sa pera ang ibinigay na kakayahan ng Diyos. Si Maestro ang dapat niyong pasalamatan. Magdala lang kayo ng bulaklak sa simbahan, ilagay niyo sa imahe ni Jesus Christ at sabihin salamat Maestro. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ito, ay para bang gumana ang aking pakiramdam. Kung kulam yung nangyari, di ko kayang tulungan yun. At dahil parusa lang yun ng engkanto, kaya may lakas loob akong tulungan sila. Hindi ko man napalaya sa mga engkanto sa puno na pinamumugaran nila. Ayos lang, hindi naman yun ang misyon ko. Dahil ang pakay ko lang ay mapagaling ang ate ni Mitch. Ilang linggo ang nagdaan, natapos namin ang bahay ni Buddy at umuwi kami ni partner sa Cagayan de Oro sa bahay namin talaga. Sana'y may nakuha kayong konting kaalaman sa kwento ko at abangan ang susunod na encounter ko sa ibang lugar. Anong lugar yon? Surprise na muna. Salamat ulit sa sumusuporta at naniniwala sa kwento ko. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.